Pero sa akin, hindi lang naman sila ng opinion na 3,000 meditation. May tama at may mali. Mabuti ako ang Bible ay kompleto sa mga examples. Pero hindi ko pa rin alam kung alin ang bibilangin ko yun. Hindi po, ang ating pong topic ngayon ay kung saan-saan. Pero magsisimula po tayo sa review ng ating fundamental beliefs. Pero po, dahil usually magsisimula ako sa number 1, tayo naman po ay magsisimula sa number 28. At ipinapanalangin ko po na kahit na marami tayong dadaanan na ngayon ng mga topic na ma-emphasize ng Holy Spirit yung mga kailangan po ninyo. Okay. So, tingnan po natin ang number 28. Ito po ay on the new earth in which righteousness dwells. Ibig sabihin po, walang masasamang tao sa heaven. Parang hindi ka siya. Yan po ay mabasa natin sa 2 Peter 3:13. Nevertheless, according to His promise, we look for a new heavens and a new earth where righteousness dwells. Pwede na pa. Okay, sir. May mga talento po talaga natin church. Iba-iba. Pero yung iba masyad, maraming talent. Magaling yung mga piano. Iba, sir? Kaya tinitingnan ko yung mga magaling mag-piano sa church kasi tinitingnan ko yung paano mag-piano. Kasi po yung, ay, nandiyan po ang aking mother. Kung, ako po ay lagi na dito, kilala niya ako. Pero yung mother ko po, ngayon ka makarating dito. Yung kapalit ko po nandun sa likod, si Jen, nag-work po siya sa Ayas, and si Auntie Ed po, si sister ng mother ko. Auntie Ed, yung bodies, galing po siya sa malayong-malayong lugar para lang sumimba dito sa inyo. Galing po kayo ng New Jersey. Para lang sumimba dito. Para makita po kayo. Okay po. Sabi po dito, we are looking for a new heaven and a new earth wherein dwelleth righteousness. Sabi, kagabi po mga kapatid, nag-gatag ako din sa Ayas. Galing din sa bahay ni Pastor po at ako sa pictures. Naisip-isip ko po, ang Diyos po talaga ay napakabait. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala. Tinitingnan ko po ang aking buhay sa ilang mga recent years, 5 years in the past. Tinitingnan ko po yung mga ministry na ipinagkaloob ng Diyos na matulungan ko. 5 years, 7 years. Ang lahat po ng bagay ay ang Diyos ang nagbibigay. Paano kami makakilala ni Diyos? Hindi ko naman siya kilala, pero ang Diyos ang nagbibigay. Paano kami makakilala ni Pastor Paul? Ang Diyos din ako ang nagtagpo-tagpo. Paano ako natulong dati din sa mga youth na mga revival? Ang Diyos po lahat ang gumagawa. Hindi man natin inaanap, hindi man natin pinaplano. Minsan nga po sa aking isip, sabi ko po, ako ay wala talagang alam sa ministry. Kung ako ay tatawagin po ang sarili ko, ang tawag ko sa aking sarili ay clueless. Hindi ko alam kung saan ako papunta at saan ako nanggaling at anong gagawin at anong plano. Basta kung ano lang. Pero napakaganda po ng Diyos kahit na tayo ay clueless sa ating ministry. Eh, maraming, nilalagay tayo ng Diyos sa maraming mga lugar at sa pagkakataon na napakarami nakikita natin ng mga ginagawa ng Diyos at nagkakaroon tayo ng paunting tulong. At napakasayang mong tumulong dahil po pag hindi tayo tumulong ay tayo ay nalulungkot. Pero kaya nga po, nag-uusap kami ni Jen kanina, sa ni Elder Ridley. Sabi ko po, ako'y naubos na yung sermon dito sa church ninyo. Pero, dahil nag-i-enjoy ako mag-sermon, nag-i-enjoy din si Kuya Jen, nag-i-enjoy din si Brother Ridley, kaya po nag-record ko yung sermon doon. Ay, alam ko na, i-share ko yung opportunity at saka lagi na mag-i-record ng speaker. Yung sa mga estudyante ko, kasi pag meron po tayong natagpuan na napakaganda, gusto natin i-share sa lahat ng ating kaibigan ay yung ministry ko ang isa sa mga pinakamaganda at masayang mga bagay din sa mga yun na pwede talingan nila. It's more fun in the ministry. Diba po? Kasi pag lalo na pag may napapabinyan yan sa gawain, tapos kahit may isa ka na may tulong na maganda, ay ang ganda i-share sa Facebook
Dahil naman ginagawa ng Diyos yan, tayo ay tumulong ng kaunti. Okay. At naisip ko rin po, noong tinabasa ko itong Bible, meron dyan sinasabi si Ellen White na heaven is so cheap. Medyo mahirap maintindihan po yung heaven is so cheap. Pero pag tinignan natin kung anong sinasabi talaga ni Ellen White, sa konti nating suffering, yung suffering na sinasabi ni Christ, sabi sa Bible, count it joy to suffer with Christ. Ibig sabihin, nag-suffer si Jesus Christ at napakalaking aramalan na sundat ang kanyang mga yapa. Kaya pala sabi ni Ellen White, kung malalaban lang natin lahat ng gusto ng Diyos na ibigay sa atin, yung ating kahirapan ay napakaliit kung ikumpara sa langit. Napakaliit! Napakamura daw kung pumunta sa langit. Walang magastos-gastos. Eh, ikaw kung umakit, maraming tayo pumunta. So, tingnan po natin. Isaiah 35. Ito po ay babasahin ko sa Tagalog at saka sa Ayos. Babasahin ko po sa Tagalog. Isaiah 35. At dahil hindi po ako magaling bumasa ng Tagalog, yan lang po ay i-display dyan. Kasi po ako ay English. Ako mas naiintindihan ko po yung English. Pag ako po ay nagka-Tagalog, ay naunahan ako ng mga bata matapos ang sentence. And the wilderness and the solitary place shall be glad for them. And the desert shall rejoice. Ibig sabihin, meron ng mga tungtu. Wala na desert siguro. And blossom as the rose. And it shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given unto it. The excellency of Carmel. They shall see the glory of the Lord and the excellency of the Lord. Strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. Yan, tayo po ba ay manghihina minsan din sa mundo? Sa langit po, hindi na tayo manghihina. Hindi na tayo mapapagod. Minsan po ba hindi na tayo makaakyat sa hagdanan? Sa langit, makakaakyat na tayo kahit na gano'ng mahabang hagdanan. Hindi. Okay. The feeble knees. Say to them that are the fearful heart, be strong, fear not, behold, your God will come with vengeance. Minsan po ba tayo ay naapi sa mga bagay-bagay dito sa mundo? Minsan po ba ay iniisip natin parang hihipel ang mundo? Sa langit, pero lahat, ang Diyos ang bahala. Actually, mga kapatid, sabi ng isang pastor na aking pinapakinggan, si Pastor Gates, sabi niya, mas maganda pa ako bumanti. Kasi pag bumanti ka, yung kamay mo madulunihan ng masakang mga bagay. Pero kung kang gaganti, sabi, vengeance is mine, says the Lord. Pag ang Diyos ang nagganti para sa'yo, manunood ka lang. Hindi ito pa nadulunihan ng iyong karakter na bumaganti ka. Even God need a recompense. Lahat ng bagay ay ginagawang fair ng Diyos. Pag tayo ay gumawa ng masama, tayo ay pinaparasan. Pag tayo gumawa ng mabuti, tayo ay binibigyan din ng reward. Kaya po yung binasa ni Christian, ni Elder Jeff Christian, kanina mga kanina po ay Revelation 22, for behold, I come quickly, and my reward is with me, according to how much food you give. Okay, kaya ako po dati ay businessman. Kaya naman business, minsan po magandang sa English. Alam po, pag maglagay daw minsan ng pera, ini-expect mo na dami. Dito sa mundo, may business na gumagana, may business na hindi. May investments na kumikita, may investment na hindi. Pero sa langit, lahat ng investment, kumikita. Kaya nagbago na ako ang business. Ang business ng pamangarap. Dahil hindi na lulugi. Nalugi man ang PNG, ang China Bank, ang DTI. Sa US, pag nalugi yung mga bako, yung government ang kumukuha sa kanila. Nag-depend sila maraming pera. Pag yung bangko na lugi, kunin sila ng mas malaking bangko, binibili ng mas malaking bangko. Pag yung buong country na lugi, papautakin sila ng ibang mas malaking country. Pero, sa langit, yung ating mga coins magiging dito. Okay, kaya po, naisip-isip ko, kung talagang totoo ang langit, ay doon na tayo mag-invest ng ating mga kapatid.
kapirahan. Kaya napakaganda po. Medyo mahaba lang ang future. Hindi yung iisipin yung ngayon ng araw. Kaya pala po, yung mga nakaka-discovery ng Kingdom of God, talagang katulad sila ng mga disciples. Nauubos ang kanilang pera. Si Nicodemus, noong may naintindihan niya yung John chapter 3 na sinabi sa kanya ni Jesus Christ, nauubos ang kanyang pera kasi suporta sa mga disciples. Yung mga disciples din, hindi lang yung pera o sila pati ang buhay nila nauubos sa ministry. Ganun po pala. Dahil nakita na nila na mas maganda pala yung doon sa kabila. So, in-invest na rin po kanilang mahal. Say to them that are fearful in heart. Okay, huwag na tayo makakot. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Nung sabi po na dito kami sa Raffles Tower, mayroon yung ministry si Sister Rodes Ramos, na lahat yung mga deaf, pinapakain niya sa Sabbath, whole day nandun sila. Pero pag sa langit, makakarinig na yung mga kasalita na sila. Shall be unstopped, and then shall the lame man leap as an hart. Yung pong isang week ko ay nagbisikleta ako hanggang pinakuya Johnson. Pero actually, gusto kong bisikleta yung maikot ko yung dawa. Pero sa langit, magkakaroon tayo ng karahon at lakas ang tuhod na makagawa ng mga ganun. And the tongue of the dumb sing, for in the wilderness shall waters break out. Yung mga hindi masyadong marunong kumanta, makakakanta na sa langit. Di ba? Amen. Pinsan po, pinapakinggan ko yung aming kanta, eh, sintunado. Ayon po yung aking pinsan na music major, pag hindi niya narinig yung ano ba, pag nagmukha sa KSC, marayo na yung piano. Kahit ka music major ka, umadapis din yung ano. Kasi pag marayo na, kaya talaga merong monitor. Pero sa langit, kahit yung mga hindi kumakanta masyado, makakakanta tayo lahat. Amen? By the way, kahit kung wala ka sa langit, meron po ako kailigan na sabi niya, sinto na rin siya dati. Teacher na rin siya sa IAP. Pero sumali siya sa choir, sabi niya, hindi na siya sinto na rin. Kaya hindi pala yun. The tongue of the dumb sing, for in the wilderness shall waters break out, and the streams in the desert, and the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water in the habitation of dragons, where each day shall be grass with reeds and grasses. And a highway shall be there, and a way. Meron po palang SX sa langit. Pero walang turgate. Ano lang po ang turgate? It shall be the called the way of holiness. Yung mga banal lang ang mga kadaan doon. Yung mga unclean, yung mga hindi banal, ay hindi makadaan. Shall not pass over it. But it shall be for those the way, but it shall be for those the wayfaring and the fools shall not err therein. So, hindi mga kadaan doon yung mga hindi banal. Dahil yun ay highway ng mga banal. So, parang may, ano, parang may RFID. Yung mga mahilig lang sa mga bakay ng Diyos. No lion shall be there. Hindi na tayo matatakot sa aso, sa ahas, sa liyon, sa tigre, sa marunggol na naagaw ng mga pagkain, sa park. Nor any ravenous beast shall go up under unto. Ibig sabihin, yung mga ating mga alaga doon, mga animals, ay hindi na siya carnitarian, vegetarian na siya. No? Pati para na maayos sa langit, maging vegetarian na. But the redeemed shall walk there, and the ransom of the Lord shall return. Ito po ang pinakamagandang word, the ransom of the Lord. Marami tayong kasalanan, pero tinubos tayo ng Diyos. Ay, lahat tayo. Nakikinabang dito mga kapatid. The ransom of the Lord. Kinidnap tayo ng kasalanan, pero binayaran tayo ng Diyos sa ating freedom. The ransom of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy. I-advertise ko lang ulit yung songs in Zion, the book. Kasi po, napakapalad natin mga Adventist na meron tayong propeta na
nakita niya ang worship sa langit. At nung nakita niya yung worship sa langit, nakita niya kung paano umatay mo mga nandun sa langit. At nung tapos na yung kanyang mission, sabi niya sa kanyang church, "Uy, ayusin natin ang ating pagkata. Huwag masyadong mabagal. Na parang ordinaryo. Huwag naman gano, magulo. Na parang mga, ano tawag ko? Panatiko. Yung dapat malinaw ang mabigkas at saka kinakatala rin balik sa ating puso. So sinasabi niya yung i-elevate yung kanyang church. Kasi narinig niya yung kanta sa langit. At saka lahat ng kinonekta niya, so ito mukhang kapareho ng kanta sa langit, kinonekta nila sa church yung niya. Kaya tatlo yung hindi na kinonekta niya yung i-elevate sa James White. At ang ating director ng TGY Research na si James Nix, in-interview na lahat yung kaibigan ni Ellen White, kami James White, mga apo, mga anak, at kinulitan niya lahat yung mga favorite songs nila. At kinumpay niya siya isang book. I-order ko ito kaya hindi pagkating sa US. Yung book na Songs in Zion. Nandito po nakakumpay lahat ng mga. At yung pinutok namin ito sa IAS, isang buong hapon, puro lang para hindi na siya. Yun pala ang pinagkakaya lang, Songs in Zion. And everlasting joy upon their heads, they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighting shall flee away. Wow, napaka-positive. Yung, hindi lang yung happiness. Yung happiness is parang mababaw. Yung joy, yung talagang galak pa talaga galing. Yung mas magaling na kagalakan. Upon their heads, they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighting shall be out of sighing. Yung, ano na nga yung sighing? Yung, parang ganun. Diba sighing? Wala nang sighing shall be out of it. Tingnan na po natin mga kapatid, Isaiah 65, 17 to 25. Isaiah 65, 17. Ito po, sabi ko dito, "For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered." Ang kumpisa po ba nga ay minsan bumabagal na. Ngayon, magkakaroon ng new computer para ma-reformat ang buong mundo. Magiging maayos para tanggal ang lahat ng mga virus. Original na lahat. Ulit, "For behold, I create a new heavens and a new earth, and the former shall be not be remembered, nor come into mind." Minsan, pag meron tayong hindi magandang karanasan, tapos meron tayong napakagandang karanasan, makalimutan natin, ay, nakalimutan ko na yung mga masasamang karanasan, kahit napakaganda ito, bagong karanasan. Kaya po sabi dyan, "The former shall not be remembered, nor come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing and her people a joy. And I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. And the voice of weeping shall be no more heard." Tayo po ba ay masaya na makinig sa salita ng Diyos? Yes. Kaya po kayo naman ka sa church dahil gusto niyo magsamba sa Diyos. Kaya po, mahilig ako po ito sa mga weekly prayer sa mga school. Kaya kung gusto ko ma-attend ang lahat, halos na mga camp meeting, problema sa sabay-sabay. May crusade doon, may crusade doon, may crusade doon. Tutulungan ko lang lahat, may sound school, doon. At napakaganda po dahil ang salita ng Diyos ay napakabis. Ay napaulit-ulit kong pinapakinggan yung evangelism na mga sermon. Ang ganda pa rin pakinggan. Kasi po, ang salita ng joy ng Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan sa atin. At hindi na po lang galing sa mga propeta ang maririnig natin. Sa langit mismo ang Diyos ang makakasama natin. Yung nag-invento ng Biblia, yung nagbigay ng mensahe sa mga propeta, yun po ang ating, ang Diyos po mismo ang makakasama natin. "And the voice, and I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people." At ang nakakapagtaka po doon, mga kaibigan, ay matutuwa din ang Diyos, makasama tayo ng Diyos. "And voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice
of crying. There shall be no more rest and infant of this, nor an old man that hath not filled his days, for the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be all shall be accursed, and they shall build houses and inhabit them. Dito sa lupa, hindi lahat tayo may opportunity magawa ng sariling bahay. Kasi mahal ang lupa, may murang lupa, nandun sa gitna ng wilderness. Wala nang daan. Pero sa langit, mga kaibigan, lahat po tayo nakaroon ng opportunity na gumawa ng mga bahay natin. Sabi po dito sa verse 1, and inhabit them, makakapila tayo, and they shall plant vineyards and grapes. Napakamahal. Pero ang sarap kumain. Sarap matulog pag kumain tayo ng grapes. Lalo na yung grapes na galing sa dala-dala ng tea. Mas masarap yung grapes kaya dala-dala ng tea kaysa yung grapes lang sa SM. Hindi ko alam kung bakit mas masarap yung grapes nila doon. Sa langit daw po, magtatanim tayo ng grapes, vineyard, and eat the fruit of them. They shall not, meron ako kaibigan na pastor, si Pastor Paendo. Meron daw po siyang kaibig, pamanganak na nagkaroon ng sakit. Iwan ko ang pastor o sabi. Ilang tatlong buwan daw po siya na puro grapes ang kinain, ay gumaling. Baka kaya makakain tayo ng grapes. And plant vineyards and eat the fruit of them. They shall not build, and another inhabit, they shall not plant, and another eat. For as the days of the tree are the days of my people, and my hands shall long enjoy the work of their hands. Yan po, long. Ibig sabihin, marami tayong time to enjoy sa langit. Napakaganda po. They shall not labor in vain. Minsan po tayo gumagawa ng trabaho, wala pa lang kung tayong aking ginagawa. Sa langit, lahat po ay ng ating trabaho ay may kwenta. Nor bring forth all trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord. Pag pinagpapala ang ating gawain, pag pinagpapala ng Diyos ang ating gawain, ay mali-mali yung ating gawa, minsan nagkakaroon ng kwenta. Hindi ba? Ang sinasabi ko nga po sa inyo, sa ministry, sa aking estimate, ako mismo ay clueless. Pero pag pinagpapala ng Diyos ang mga gawain, ay nakakatuwa dahil maraming bunga at malalaman namin na ang Diyos ang gumagawa. Kasi pag tayo lang, hindi naman talaga natin alam kung saan. Lalo na ang kaaway na yung sumatayin sa atin. Anong laban natin? And are the seed of the blessed of the Lord and their offspring. And it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. The wolf and the lamb shall feed together. And the lion shall eat straw. Yun, hindi tayo na talaga yung lion. The lion shall eat straw. And yun, the dust shall eat the serpent's meat. Okay. So, dahil hindi tayo na yung lion, hindi na siya mamamagat ng mga tao. Kasi hindi na siya interesado yung mga tao. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, said the Lord. Okay. Yan po mga yan ay dahil sa kasalanan, kaya nabago ang medyo. Sabi ko lang po dito sa Matthew 5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sa Tagalog po, yung meek ay, ano po ba ang Tagalog sa meek? Maamo? Tingnan po natin. Mapalad ang maamo. 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 Sapagkat mamanahin nila ang lupa. Or they shall inherit the earth. Ibig sabihin, makakarating sila sa new earth. Kasi mamanahin ka yung new earth. Mamanahin. So, minsan, kahit agawan tayo, hindi ba meron din tayo minsan na maagaw ng lupa? Yung maamo, inagaw ng lupa, inagaw ng pera, inagaw ng kung ano-ano, yung manahin ng sakyan, yung mga maamo sila yung nagre-reklamo. Pagdating ng Diyos, ibabalik yung full earth sa hindi na yan. Yung mga mga agaw, wala na. Yayapakan, abo na sila. Okay. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Maganda po itong sermon ito. Kaya tingnan po natin.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Yung poor in spirit po ang ibig sabihin ay mapagpakumbabang loob. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Okay. Yung may lalabang kaya, saan kaya pumunta kayo? Yun po ang sakit ni Satanas o kayabangan. Kaya minsan, maganda yung isipin, mabuti maraming pagsubok sa buhay. Siguro kung hindi po maraming pagsubok sa buhay, siguro ang yabang-yabang na natin. Siguro ba? Kung marami ka, kung mayaman tayo, wala tayong sakit, wala tayong problema, eh, oo, nandito pa tayo sa church. Sabi nga po na aking isang sidyante na galing sa Africa, sabi niya po, alam mo, din, pag marami akong pera, pag bagong padala yung parents ko ng pera, hindi ako pumapasok ng klase. Kasi marami na akong pera. Pero pag naubos ko na yung pera, at tingin nung talaga ako, hindi na ako nag-aaral ako. Kasi humble na siya. So, minsan, maganda rin yung maraming pagsubok, maraming paghihirap, para hindi tayo yayabang. Sabi rin ni Pablo yun, minsan marami tayong nalalaman, kailangan natin ng pagsubok. Sabi sa 2 Corinthians, because of the multitude of revelation, binigay ng Diyos yung kanyang hirapan para hindi siya yabang. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek. Blessed are they. Ito po ang pinakamaganda. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Maraming beses ko na po kayo sa inyo ang eksperimento ng fasting and prayer. At totoo po, ang ating Panginoon sa pag nagsabi na let there be light, nagkakaroon ng ilaw. Pag nagsabi ang Panginoon na blessed are they which do hunger and thirst, nagkakaroon po yan. Pag sinabi ng Panginoon, mabuhay kayo, mabubuhay tayo. Pagdating niya. For righteousness, for they shall be filled. Ay! Nakakita na ako ng explanation to you dun. Kung bakit pagkatapos ng fasting, merong feasting. Kasi sabi dyan, blessed are they who fast because they feast. They shall be filled. Mabubusog. So, kailangan ko ngayon maraming pagkatapos ng fasting. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Napakabuto po ito. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pag ang ating puso po ay naayon sa puso ng Diyos, makakatitig tayo sa mata ng Diyos pag dumating siya. Kung meron tayong mga kasalanan na hindi pa natin napagsisihan, pag dumating po ang ating Panginoon, tayo ay magtatago doon sa likod ng mga hollow blocks at saka mga bato. Kaya po, ang pinakamahalaga ay may tama natin ang ating mga buhay, ang ating puso at ang ating isip sa ating Panginoon. So that we can see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Meron presidente ng AAP na napaka-peacemaker. Yun po ay si Pastor Saban dati. Sabi ng mga chismis, kahit na minsan kasi sa church, si Pastor siya. Meron yung kailangan i-disciplina. Minsan, gusto na siyang tinalibutan na siya ng mga i-disciplina niya at gusto na siyang bubugin. Yung dalawa naman niya, anak, handa-handa na rin kasi malalaki yung lakas niya. Handa-handa na rin lumaban. Pero siya talagang okay yung lumaban. At napaka-peaceful niya. Sa akin pong observation, ang gift niya ay peacemaker. Napaka-peacemaker talaga. Kahit na narate na lahat, siya ay napaka-peacemaker. For they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God. Meron po, verse Bible, all who live godly shall suffer persecution. So, pero blessing po pala yun. Actually, napakaganda po nito. Pag tinayin natin dito sa EGY crisis, yung benefits of persecution, nako, matutuwa po kayo mga persecute mga kapatid. Nakita niyo na po ba yun? Type po natin dito sa EGY, persecution.
Kung mabasa ito ni Satanas, mas mabuting hindi na siya mag-presentate. Tingnan niyo mga kapatid. Beneficial resource of persecution. Number one, Christians are brought nearer to the rest of the world. Ibig sabihin, pag na-persecute tayo, mas malapit na tayo mamatay, papatayin tayo. Pag namatay tayo, isang tulog na lang, nandiyan na tayo sa langit. Sibu ba? Wala nang mahirapan. Kung nahihirapan tayo sa buhay, magpa-persecute lang kayo. Para may shortcut. Pero pag kailangan pa kayo ng Diyos, hindi pa kayo makayagan. Christians draw nearer to Christ and to each other. Tayo minsan sa iglesia nag-away-away. Pero pag pinagsisip tayo, ibang mo kung sino mo kapi. Kahit magka-away sa ganda ng iglesia, magka-kapi na rin yan. Di ba, sir? Minsan, hindi sa atin, eh, kaya tayo na-away tayo. Hindi tayo nag-outreach. Pero pag nag-outreach tayo, nakita natin, kaya parang naman parang ginagawa natin. So, lumiliit yung mga differences natin dahil nakikita natin yung ating o compliment to God's faithful sentinels. Sabi dito sa medical ministry, 257. Kaya para sa akin sa Bible, napakalaking karamalan to suffer with Christ. Kasi pag na-persecute tayo, ibig sabihin, ano, parang compliment. Ay, it's me, talagang righteous ka. Ginagawa ang mga gawa ng Diyos. It is a compliment to God's faithful sentinels. Baka ibig sabihin, pag hindi tayo na-persecute, wala tayo ginagawa. Sabi ni David, ashering ng Christ sa GC session. Pag naroon ako persecute, hindi nga nila alam kung nasak tayo. We don't make noise. As the Ivor Myers tayo. Tawanan yung mga officers ng Christ. Totoo nga naman. Minsan hindi tayo kilala. Pag na-persecute tayo, deeper piety of church members. Mas nagsiseryoso. Ano ba ang Sunday yun na bukas? Pag relax yun po yung church. Pati yung mga hindi na sinisipa ng 30 years, baka nag-try na yan. Ang 30 years na ang sanggit ko. Deeper piety of faithful Christians distinguished from the half-hearted. Ayun ang problema. Pag may dyan ang persecution, ma-separate yung seryoso at saka yung deep, yung seryoso at matakbo. Magbago na ng isip. God permits persecution as the greatest blessing to His children. Wow! Grabe! Kaya nung nabasa, tulto mga kapatid. Kung ako si Satanas, huwag na lang ako mag-persecute. Kasi mas mabuti pa kung wala silang ginagawa kaysa i-persecute ko sila. Pag nag-persecute ko sila, malalaman pa nila na maganda yung ginagawa nila. Greatest blessing daw ko na persecution? Oh! Wala talagang laban si Satanas. Pag wala siyang ginawa, God, lalaki ang gawa. Pag may ginawa siya, blessing pa rin. Wala talagang panalo si Satanas, no? Di ba, friend? Kahit ano gawin ni Satanas, tabo talaga siya. Ganyan talaga ang kasamaan. Gumawa ka lang sa kasamaan, kung kasama ang inisip ko, kahit anong tanuhin mo, tabo ka pa rin. Mabuti pa, tumahimik ka lang siya. Para kumuti yung kanyang punishment. Hindi siya napakagal na sumunod. God's glory revealed in His people. Okay. Pag na-persecute ng mga apostles, nakikita ng Diyos, nakikita ng mga tao. Di mo kayo magbinasa natin yung book ng The Great Controversy? Pag nakikita nila na susunod si Martin Luther, gusto na rin nilang maging Protestant. Pag nakikita nila na susunod si Zwingli, si Jerome, si Huss, pinapatay sila. Sabi nila, may pinaninigan itong mga tao ko. Maging susunod na lang kami. So, dumadami yung converts kahit na na-persecute yung mga reformers kasi nakikita nila sa kaseryosohan ng ginagawa nila na talagang itong mga tao kung ay meron silang nakakantuan na mas mahalaga pa kaysa kanilang buhay. Okay. Yun daw yung dugo ng mga martir ang parang nagdidilig at nagtutubo yung mga kaluluwang ginagamit ng Diyos. God's people scattered widely to proclaim the truth. Pag pinersecute ang ating church, takbuhan tayo. Nagtago. Pero kung saan nagtago, gumulit ng Bible study. Ay di duwami. Kumarap ang Christianity sa buong mundo. Kaya wala talagang talaga si Satanas. Kahit anong gawin niya, nagiging blessing lahat ng persecution ni Satanas.
And just the word was given in Titus. So, lumawak ang buhay dahil sa persecution. Half-hearted and hypocritical. Kaya ngayon, mga kabigyan, hindi na masyari na ang ginagamit ng persecution. Ang ginagamit ay ito, internet. Ang ginagamit ay games. Ano pa yung mga bagay-bagay na makalimutan natin ang paaralan ng Diyos. Half-hearted and hypocritical are driven from the church. Life spread abroad. Ito, madami yung kaliwanagan. At saka nag-purify yung church. Yung mga questionable elements ay yung mga list sa church. Kaya, mga kapatid, practice po ito. Sabi ito ni Ellen White, na pag may persecution, umaalis yung mga tao, yung mga questionable. Kaya pag umalis tayo sa church, ibig sabihin, questionable tayo. Pag tayo maalis sa Seventh-day Adventist Church, kung may kaaway kayo sa Soro-soro, kumita na kayo dun sa kabila. Pero basta sa Adventist Church lang. O kaya, dahil kayo na sa factors dun sa kabila ng expressway. Mas maganda yun. Nakipurify ang church and the truth is spread abroad pag nag-persecution. Way to freedom open, witnesses to the truth are increased. And persecution work together for good. O nga naman sabi sa Bible, everything works for the good of those who love God and keep His promises. Yan po ang benefits ng persecution. Okay. Napunta tayo sa persecution dahil po sa Matthew 5 na itong parang imposibleng chapter. Ang sabi po dito, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessing. Walang pabalik sa kingdom of heaven. Kahit ang persecution, heaven is so cheap, sabi ni Sister Rose. Blessed are men when they shall revile you. Pag dinidibate tayo, bakit kayo nanginginig ng sabat? Bakit hindi kayo kumakain ng baboy? Blessed are men when they shall revile you. Blessed are ye when they shall revile you. So pag natin pag-inaway pala tayo, mga kapatid, dahil sa sabat, inaway tayo dahil sa ating panginginig ng sabat, sa pag-iwas sa ng nakapasira sa ating katawan. Blessing pa yun. Kaya pala yung mga ibang kaibigan ko, pag na-persecute sila, sabi nila, praise the Lord. Yun pala, blessing pa yun. And persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake. Maraming mga tao dahil sa, alam niyo mga kapatid, pag meron mabait na tao, at meron masamang tao, kahit hindi inaaway yung mabait, yung masama, nakukonsin siya yung masama, nagagalit siya din sa mabait. Kasi dahil may mabait, may pumukha siyang masama. Kaya sinisiraan niya yung masama. Ayun yung sinasabi, the life of the righteous is a constant rebuke to the wicked. Dahil may mabait siya, nakukonsin siya ako. Paris nila natin yung mga yan, nagula. So they are, gumagawa sila ng mga rumor, they shall say all manner of evil against you falsely. Nang linggo mga kaibigan, pumunta ako sa bahay ng Christian, sabi niya, sir, si Brother Thompson daw ay ubod ng sinungaling. Oh, talaga? Ikaw, si Kuya Johnson daw ay super sinungaling. Ano ba ikaw ba? Sabi nga nga yun. Kung daw ang pinakasinungan, sabi ko rin ako, ay, wala kang narinig. Sasabihin ko rin sa kanila, blessed are you when men shall say all manner, sino man manwala na yung tapo niya ay ugot ng sinungaling, super sinungaling, at ugot ng sinungaling. For my sake, rejoice in the exceeding God, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Pag pinesecute pala tayo mga kapatid, classmate natin, si Mark, si Martin Luther. Classmate natin sila, sino kayo sa Bible? Lahat ng disciples. Para tayong, classmate na tayo sila kasi para tayo ng persecution. Para tayo makinatay. Ay napakalaking karamalan, di ba?
classmate natin yung mga reporter sa book na Great Controversy, lahat ng mga reformer group. Tapos simula pa noon, sila Isaiah, Jeremiah, yung mga pinersecute ng mga propeta, pinersecute ng mga pari, classmate natin sila. Pag tayo na persecute, kaya ano pala napakalaking sabi dito sa 12. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they. Salamat mga kaibigan, sabi ni Renwald. May mga rap din daw yan. Pero ang pinakamalapit dun sa trono ay yung mga nagbigay ng kanilang buhay, yung mga pinatay. Lalo na yung mga pinatay na laki kalaban. Katulad ni Pablo. Saul, Pablo. Dati kalaban siya pero... So yung mga dating kalaban, pero naging kakampi tapos na buwis ng buhay dahil sa gawain. Classmates sila ni Jesus ng ating Panginoon. Kasi lahat sila, di ba? Lahat. Siguro tayo rin po. Masyari tayo ng mga ganda, baka tayo ay persecute. Okay, pero malaking karangalan ko. For so they persecuted the prophets which were before you. Eto. Okay. Napakaganda. Ayan po ang video ninyo ay tama. Parang napakabagal na yun. Tama po eh. Ayun na ako nagsasabi ng mga hindi ng mga. Okay, sa dito po tayo sa Revelation 21:1-7. Revelation 21:1. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I just saw the holy city, new Jerusalem, coming down prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven. Ito po, kung gusto niyo makita itong more na expounded version nitong Holy City na Roma, basahin niyo po yung Great Controversy, yung last chapter. Napakaganda po. Dinilitan niyo ni Ellen White yung kung anong mangyayari. And I just saw the Holy City coming from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them, and be their God. Napakaganda nito. Pag-iisip natin, minsan kasi tayong mga tao, makikita lang natin yung mga tao eh. Pero yung Diyos, mahirap minsan na-imagine. Imagine po natin lahat ng ating mga hinahangang mga preacher, mga pastor. Bakit sila nag-preach na gano'n? Kasi nakita nila ang Diyos. Pero hindi lang yung mga preacher at saka mga galing na sermon na makikita yung mga kasama natin. Yung mismo Diyos nila ang mga kasama natin. So napakaganda. And I heard a great voice, Lord, the tabernacle of God is in men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ang mga bagay sa langit ay no eye has seen, or no ear has heard. All the nice things that God has prepared for his children. For the former things are passed away, and he that sat on the throne said, behold, I make all things new. And he said unto me, write, for these words are true and faithful. It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will. Alam niyo mga kapatid, itong Alpha, the beginning and the end. Kailan nagsimula ang panahon? Bago magsimula ang panahon, napakahirap imagine kasi ang na-imagine natin nasa timeline. Pero bago magsimula ang panahon, nandun na ang Diyos. Pagkatapos ng panahon, nandun ang Diyos. Hindi natin maisip. Ang maisip lang natin, forever, forever. Naka-express na po kami mag-download. Pag nag-download kayo, sabi 1 hour remaining. Pagbalik niyo pagka 1 hour remaining pa rin. Kailan po matatapos yun? Wala, hindi matapos po kaya yun. Pero, mas matindi itong
paglabas ng forever, ganito yun. Ano ba nag-gather kayo? Sabi, 1 hour remaining. Kapabalik ako bukas. Kapabalik yung bukas, sabi, 1 day remaining. Eh, mas matagal pa yun kaysa forever. Kasi, di ba, ang forever, umiisip ka lang. Eh, yung mas marami pa sa forever, sa umiisip ka, mas umiisip pa siya ng marayo. So, ang Diyos ko, before nun, tsaka walang good katapusan, hindi natin na energy. I will give unto him that is a thirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things. And, kailangan natin mag-overcome. By God's grace, everything is possible. But with ourselves, with man, it is impossible. But with God, nothing is impossible. Kaya makaka-overcome lang tayo sa tulong ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. And makakainom po tayo ng fountain of water of life freely. Nakatakim na po ba kayo ng napakasarap ng tubig? Doon po kung saan ako lumaki, sa Nagabu, ang tamis ng tubig doon. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tamis, nung nandun pa ako kayo ng matagal, hindi, wala lang sa akin. Pero pag umalis ako, sumabalik ako, kahit yung bitrong yung hindi. Ang tamis ng tubig, fountain of water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful, so ang salita ng Diyos, may positive, pero meron din pang-review. But the fearful, the unbelieving, the abominable, the murderers, the warmonger, the sorcerers, the idolaters, and all liars, shall have their part. Hirap ka lang mga sinungaling. All liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Naku. Itong pang sinungaling niya sa pinakamaliling itong buwin. Pero, mabuti na lang, napapatawad tayo ng Diyos. Kahit na tayo ay murderer dati, kahit na tayo ay unbelieving dati, kahit na po ano ang ating kasalanan. Ang sabi mo ng Bible, though your sins be as scarlet, I shall make them as white as snow. Sabi ng Diyos, itatapon ko ang inyong kasalanan sa pinakailalim ng dagat at hindi na, and I will remember them no more. Kaya po, ang napakamandang kabalita. Okay. Ano ba po ibang nasa langit? So, meron pure river of water of life, clear as crystal. And nakakain natin dun ang mga fruits ng tree of life. Na 12 klase ng fruits daw. Sa Revelation 22, 1 to 5. And he showed me a pure river of water of life, crystal as clear, proceeding out of the throne of God and the Lamb. In the midst was a street, and either side was the river, the matter of fruits declared, okay. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse? Okay. So itong his leaves ay para sa nation of healing, para matanggal ang mga curse. Okay. And his servants shall serve him, and they shall be, see his face, and his name shall be in their foreheads. Kaya, resume, yung pangarap natin na makikita natin ang mukha ng Diyos, hindi ang pangarap ni Moses. Ito, they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Wow. But the throne of God and the Lamb shall be his, and his servants shall serve him. And there shall be no night there, and there shall be no candle. Yung mga ayaw matulog dito, sa langit, hindi na kailangan matulog, walang gabi. Ayaw mga mahilig na ayaw matulog. They need no candle, neither light of the sun. Mahal ko ba ang kuryente? Sa langit, libre ang ilaw. Alam ko yung air condition, libre ko. Hindi na mahilig. For the Lord giveth them light, and they shall reign forever and ever. Okay.
Okay, yan po ang napakaganda sa balita. Sa New Earth. And last verse po, ay tingnan natin sa 11:15. Revelation 11:15. And the seventh, Revelation 11:15. And the seventh angel sounded, there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of the Lord and His Christ, and He shall reign forever and ever. Yun mga kapatid, pag lahat ng ating ginagawa, iniisip natin yung langit. Lahat yung langit is judgment. Madaling mag-desisyon sa buhay. Pag ang iniisip natin lagi yung langit, pag may gamalin tayo, ano ba ang kwenta nito pag pumunta sa langit? Makakadala ba rin ng mga tao sa langit? Sabi ko ni Ellen White, ang gagawin natin dito sa mundo, do not let a day pass without doing anything for the salvation of souls. So every day, dapat may gagawin tayo lahat para sa ikaliligtas ng mga tao sa tulad natin. Yan po ang napakagandang balita ng heaven and the new earth. Yan po ang ating number 28 na fundamental. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Parang namin si praise the Lord for the truth in the Bible. Si praise you for the nice things, unimaginable things that He has prepared for us. We praise the Lord for forgiving us from all our sins, for giving us the plan of salvation, when we are sinners, when we are stubborn and forgetful, but we are very patient, Lord, and you want to help us and fix us, and you want to convert us to the original plan you had for us. Thank you for your mercy and your long suffering, for your grace, for all the things that you have done in our lives so that we can learn the truth, the nice and marvelous truths of the Bible. Father, we ask that you give us wisdom and understanding and efficiency in spreading the word of God, the nice things, the positive things, because it is the best thing really to do and to share to others. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name, amen.